Guys, welcome back sa ating channel, Kali May Online po. At kung bago pa lang sa ating channel, guys, please paki-subscribe po at i-on ang notification bell para updated ka. Okay guys, balik po tayo sa coin review. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ito pong mga error coins. Ito, lalatin na natin ito, no? Pinag-isa ko na siya. Meron tayong mga ilang piraso dito na 1 piece of PSP series coins. Iba-iba po ang year niyan at anong last week ko lang yan nakita. Itong mga error na to guys, no? Ito po yung mga error sa 1 piece na hindi natin agad mapapansin eh. No? Sa obverse niya halos sa meron dyan na sa biglang tingin hindi mo agad makakita, maliban na lang kung malinaw pa ang iyong mata at gagamitan mo ng lente at familiar ka na rin sa pagkikilatis. Okay, isa-isahin po natin yan at unahin muna natin itong year 2016. Ayan, maganda pa ang condition nito guys at ayan nga sa kanyang reverse, wala naman siyang kakaiba, no? Dito po sa reverse nito ng barya na to, ilapan natin at gagamitan po uli natin yan ng Persum, no? Bumpanis Alien Technology. Ayan siya. So, pinatay ko yung ilaw para hindi siya masyadong mag-reflect. Ayan, so, nakita nyo naman agad na, no? Meron kasi siyang hindi pangkaraniwang parang bagay dito sa bandang kaliwa doon sa sumaya sa gisag ng araw. Ayan, zoom natin. Okay, so mas kitang-kita na natin. Diretsahin na natin ito guys. Ito po yung error na tinatawag ko na parang merong ulap kasi araw nga siya, di ba? Itong sagisag, nasa gitna araw yan. At itong parang bagay na ito, dito sa left side, ay tinatawag ko yung cloud error. Matakpan yung star dito eh. Di ba? Merong star yan. Sa tatlong kanto na yan, may star. Itong star dito sa kaliwa ay natabunan ng ulap. Ayan. Tapos itong cogwheel, error din po siya. Ito sa part na to. Ayan. Nabungi na siya, no? At sa part na to, medyo weak yung strike ng mga ipin niya at hindi ganun ka sharp ang kanto nitong mga ipin ng cogwheel na ito. So, ayan po ang error ng coin na ito. Mapunta naman tayo sa isa. Okay guys, kunin natin itong isa. Itong piso na ito ay year 26 din. Ayan siya. So, sa harap, sa verse, wala naman na kakaiba, no? Tabaliktarin natin at nandito rin ang kanyang error. Ayan siya guys. So, halos hindi naman nagkakalayo ng error itong nauna natin sa itong isa na ito eh. So, itong mga coins na ito na itinabi ito kasi magaganda pa ang condition nito. Kaya sigurado ako na error ito na hindi naman siya pwedeng damage. So, i-zoom natin. Ayan. So, ang unang error guys, ito pong araw. Sa gisag ng araw na yan, na nasa gitna yung kanya pong mga sinag ay hindi po buong buo eh. So, para siyang naputol eh. Para siyang napitpit ng martilyo. Kumbaga sa daliri, napitpit siya, no? Tapos, itong cogwheel niya, itong part na to, yan, alam nyo guys yung, di ba, yung kahoy kapag kinatam, yun, yung parang siyang natapyas sa part na yan at dito din sa part na to. So, ayan ang error dyan. Kunin naman natin to isa. Ito. So, nakakatatlong coins na tayo guys, no? Tapusin po nito guys para makita po ninyo lahat. Sa obverse, okay naman siya. Baliktarin natin dahil nandito rin sa kanyang reverse side ang kanyang error. Ayan, pinatay ko yung ilaw para mas makita ninyo. So, ayan, kita nyo agad doon sa may sagisag din ng araw. Ito naman kakaiba ito. Daming spot na lumabas doon na palibot nung sagisag nung araw, no? Kung parang kung ito eh, mga star-star, eh, no? No? Tapos, dito naman sa may cogwheel din niya, ito sa side na to, meron siyang tapyas. Ayan. So, ayan ang error ng coin na ito. At punta naman tayo sa pang-apat. Okay. So, pang-apat na tayo guys. Konti na lang at makikita nyo ng lahat. Baliktarin na agad natin dahil para mas mapabilis tayo. Ito siya guys. Ito, isa ito dun sa error ko na hawak na gustong-gusto ko eh. No? Tingnan nyo yung araw din. So, may sagisag ng araw. Di ba may walong sikat ng araw dapat yan ito. Halos parang naging bulaklak pa siya eh. Parang naging nagkaroon siya, di ba?
Doon sa piso, kung may tinatawag na extra deep yung NGC, ito naman meron siyang extra sunshine, yung extra sinag, ano? Tama ba yung sinasabi ko? At parang hindi na siya naging araw, guys. Parang naging bulaklak na siya. Dahil dumami na yung sinag niya, no? Yan yung itong part na yan at itong part na to. Yan, mga extra metal na yan na sumingit dyan sa pagitan ng mga sinag ng araw na yan. Parang na siya tuloy bulaklak, di ba? So, isa to sa gusto-gusto kong Edor coin. At dito rin sa kagwin na to, sa part na to. Ayan. Yan, tapos ito. At ito, yan. May mga extra metal siya dyan. At yan ang error ng coin na ito. Then, mapunta naman tayo sa panglima. Ito guys, napakatindi nito para sa akin. At hindi ko muna ito papaliwanag sa inyo ngayon. Ibubukod ko ito guys. No? Ayan, no? Nakita nyo ba? So, saka na natin ipaliliwanag yan. Ha? Ayan, at yung readers ito guys, napakaganda. May something na kakaiba dito sa coin na ito. Pero error din siya. Pero itatabi na muna natin yan. At meron pa yung kasamang isa eh. So, sa next content na natin yan, gagawin. Tabi muna natin siya at diretso na tayo dito sa next year 2017 naman ito. Ayan. So, hanapan natin ng magandang angulo ito. Maganda rin ang condition nito, guys. Kaya yung sa face ng Serizal, ito naman yung tinatawag ko na parang meron siyang kalmot sa pisngi ng Serizal. Patayin ko lang yung ilo at baka makita natin. Ayan. Nakita nyo ba? Hindi masyadong maaninag. Hanapan natin ng magandang angulo yan guys. At medyo nagbo-blur yung aking cellphone lang. Pwede natin para masilip natin. Ito at nahuli natin siya at kailangan natin i-freeze. Yan. Then zoom. Kita nyo na guys. Ayan, meron siyang dalawang parang kalmot dito sa may pisngi, ligat o Serizal. Ano pa pwede natin itawag dito? Pwede rin siyang scarfish, you know, para siyang may peck. At malalim yan guys kung makikita nyo sa personal, pero yung pagkalalim yan, hindi yan yung sinadya or may tama lang siya, hindi. Natural na natural po yung pagkakaroon niyan ng tama dyan. Yan siya, oh. Dalawa eh, no? At panghuli guys, no, sabi nga eh, huli man daw at magaling eh huli pa rin, no? Ganun talaga yun eh. Magaling ka nga, kung huli ka naman, di huli ka pa rin. So ito, error coin din ito guys. At ang kakaiba naman dito sa 2015 na ito, yung kanyang kulay. Ibang iba siya guys, kung mapapansin nyo, maganda pa ang kondisyon niya, pero hindi siya shiny. Hindi siya ganun ka-shiny na parang nagiging salamin, ano? Tingnan nyo. Para po siyang sa personal, meron siyang parang maraming glitters na pinong-pino na kulay puti. Kung makikita nyo sa personal, iba kasi sa video nyo, medyo deceiving pag video or sa picture. Pero in person, talagang mapapansin nyo na ang ganda ng kulay nitong coin na to. Hindi naman din siya pros eh. Bold letters din naman siya. Kaya kumbaga sa pintura, alam nyo yung pintura na may shiny, di ba? May glossy. At meron tinatawag na plat. Ito naman, sa kulay niya, ito para siyang plat. Hindi siya shiny, no? Kumbaga sa pintura. At sa likod naman, ito naman ang kanyang error. Ito, no? Ang error guys, yung sagisag din ang araw, hindi maganda yung kwan eh. Parang mga pinitpit na luya yung sinag ng araw dito sa sagisag ng araw, no? Ayan siya, no? Ayan. Tapos ayan, kung napapansin niyo yung kulay nga niya, no? Para siyang binudbura ng pinong-pinong kulay, puting glitters. Ayan ang kulay niyan sa personal niya. Maganda pa ang kondisyon at hindi mo naman din masasabing na-damage yan. Likas yan sa kanya dahil nga, ayan ang kanyang error. So ayan guys, ang kabuuan nating mga content ngayon at naisa-isa na natin sa susunod na lang yung iba, yung binukod ko, no? Abangan niyo yun. So maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa ating channel, subscribe ka na at paki-on ang notification bell para palagi kang updated. So until next time po, God bless you all. I'm out.